Magandang araw po mga kabarya, mga kahabi at mga kapwa kolektor. At sa mga bago nating mga kolektor, kumusta po kayo? At ingat po kayo palagi sa mga dumadating na sakuna at sa COVID-19. Ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay tungkol sa 25 sentimo year 2003. Ang 25 sentimo na to na year 2003 ay nagbabiral na sa group. Nagkakaroon na po siya ng value. Ngayon ay baka mayroon kayong ito. Ako mayroon itong isa. Medyo pangit na nga lang. At ipapaliwanag ko sa inyo kung anong klaseng year 2003 ang ating hahanapin. At sasabihin ko na rin kung magkano ang bintahan nito. Ayan po, ang year 2003 na 25 sentimo, kung makikita mo, mayroon siyang mint mark sa dulo ng Pilipinas. Ayan, 25 sentimo. Unting history lang po tayo. Ang 25 sentimo po sa ang bagong lipunan, ABL series, ang nakalagay po dyan ay si Juan Luna, yung kanyang portrait. At ganun din po sa bago at lumang Flora and Fauna series. Yung Flora and Fauna series po ay nagtapos yun po ng 1994. Ayun po yung Flora and Fauna series na 25 sentimo. Ngayon, sa bagong labas, BSP series from 1995 to 2017, ito na po yung makikita nyo sa harap. 25 sentimo, Republika ng Pilipinas. At siya ay smooth edge. At ang likod niya ay nakalagay din yung year ng 1993. Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan po yun. Yun po yung 25 sentimo na ating sinasalaysay ngayon. So stay tuned po at ipapaliwanag ko kung anong klaseng 25 sentimo ang ating hanapin dahil ito na po ay may value na sa ngayon. Baka meron kayo para kayo ay magkaroon ng pera kung makapagbenta kayo. So ang hinahanap po nating 25 sentimo 2003 ayon pong magnetic. Ito pong hawak ko, tingnan natin kung magnetic. Mayroon ako ditong magnet at mayroon din ako ditong isang magnetic na 25 sentimo. Ayun. Mayroon pa ako ditong magnet. Ayan po yung magnet ko. Ayan. Bali, ito yung bakal. Ayan. Tapos didikit ko sa magnet. Dumikit po siya. Ayan. Ayaw na bumitaw. So, itry natin ngayon i-magnet itong 25 sentimo. Kung didikit siya. Ngayon, kung dumikit siya, siya yung hinahanap natin na magnetic na 25 sentimo. So, try natin. Hindi po siya dumikit. Ibig sabihin, ang 25 sentimo na ito na nasa akin ay ito yung ginawa mula 1995 hanggang 2003 na group or batch. Batch ng 25 sentimo. So, hindi po siya namamagnet. Nakita nyo naman. So, ang hinahanap po natin na may value ay ang 2003, 25 sentimo na namamagnet. So, yun. Meron ako dito isang 25 sentimo na namamagnet at itry din natin para makita natin yung difference. Yan, mga kasama. Ito yung 25 sentimo na namamagnet. Ayan o, ilapit po natin. Ayun, ang lakas. Ibig sabihin, itong 25 sentimo na ito na hawak ko ngayon ay yari ito mula 2003 naman hanggang 2017. So, mamaya, i-reveal ko sa inyo kung anong year ito. Okay? So, puntahan natin yung record ni Numista kung ano ang pagkakaiba nung grupo or nung batch ng 25 sentimo na ginawa mula 1995 hanggang 2003 tapos yung ginawa
mula 2003 hanggang 2017. So hanapin natin bakit itong 25 centimong magnetic ay nagiging viral. Stay tuned! Ito po ang record ni Numista ng 25 centimo from 1995 to 2003. At ipakikita ko rin maya maya yung year 2003 to 2017 na batch ng 25 centimo. Titingnan natin dito bakit nagkaroon ng magnetic na 25 centimo 2003 na nagbabiral na ngayon sa mga grupo at hinahunting na ng mga coin hunter. Ayan po, yung 25 centimo na ginawa 1995 to 2003, ayan po yung kanyang specification. Ayan po, ginawa po siya from 1995 to 2003. Tapos ang kanyang metal na ginamit ay brass, tanso po ang ginamit. Yung minagnet natin kanina, yung sake na nakuha ko, ay hindi po siya namamagnet. Ibig sabihin, dito siya kasama sa batch na ito. So, tingnan natin yung ano nito, percentage, kung ilan ang population dito sa record ni Numista. Yung 2003, ayan po, mayroon pa siyang available na 19%. So marami-rami, whole number to 19% eh. So ibig sabihin, anywhere in the Philippines ay madami pong kopya nito. Tingnan natin doon sa kabila, sa year 2003 to 2017 naman. Ito naman po yung from 19, ito naman po yung from 2003 to 2017 na batch ng 25 centimo, which is ito po ang ginamit na metal ay may halong bakal, brass plated steel. Tingnan natin ang difference para makita natin kung bakit nagkaroon ng magnetic. Yung pong year 2003 to 2017, ayan po yun, mayroon pa rin 2003 dito, dun sa kabila mayroon pa din 2003. So, ang kanyang metal na ginamit ay brass plated steel. Ibig sabihin, binalutan ng brass or tanso yung bakal. Yun po yung pagkakaiba niya yun sa batch ng 25 centimo ng 1995 to 2003 kumpara dito sa from 2003 to 2017. So ang ibig sabihin po niyan, from brass to steel, gawa sa tanso yung una at yung ngayon, yung 2003 to 2017 na 25 centimo ay meron na pong halong bakal. Ibig sabihin, nagkaroon ng transition sa paggawa ng barya na ito. Ibig sabihin, nagkaroon ng transition from brass to steel na ginawa ang 25 centimo na ito. Tapos tingnan natin yung percentage nitong 2003 na kasama dito sa 2017. Mayroon nga bang population na nakalagay dito? Baba lang natin ng kunti. Ayan po, yung 2003 po, oh, mayroon po siyang available 1.2%. So maliit, whole number yung 1 plus 0.2%. Year 2003 na 25 centimo. Kaya siya mahirap hanapin kasi 1.2% lang availability o population ayon sa record ni Numista. Ang ibig sabihin po niyan, from 1995 to 2003, yung 25 centimo na ginawa ay intended na gamitan ang metal talaga sa tanso. Ngayon, nagkaroon siya ng transition from brass to steel. Hinaluan na ng
ng steel ng bakal yung 25 centimo from 2003 to 2017. Ngayon, kung ito ay accidentally na nagamit yung bakal doon sa year 2003 para gumawa ng barya na 25 centimo, ito po ay tinatawag na transitional error. Ngayon, kung talagang gumawa ang BSP ng 25 centimo na may halong bakal sa year na 2003, ito po ay hindi error. Hindi po natin siya tatawagan transitional error. Talagang gumawa sila. Kaya mayroon tayong makikita ang 1.2%. Ayan po yung paliwanag doon sa mga tatanong bakit mayroong bakal na year 2003. Kaya yung mga year 2004, lahat na po yun, may halong bakal na balot ng brass hanggang 2017. So, magkano po ba sa eBay yung, yung 25 centimo 2003 na hindi magnetic? Yan po ay nagkakahalaga po ng $1. Huwag na po nating tingnan kasi sa eBay naman, kahit anong presyo naman, pwede mong ilagay. Kasi, libre lang po mag-post dyan, pero may bayad. So, magkano ito sa magkano sa lokal na buy and sell sa numismatic industry? So, balik tayo doon sa aking coin. Kung meron kayo nito, 25 centimo year 2003, ay magkakapira kayo. Kung ganito naman ka, basta't magnetic po ha, kung ganito naman ka, kaitim, mula 20 pesos, yun po yung presyo. Kung may bibiling kolektor, kung kailangan nila. Pero ang sa grupo, nagkakabintahan na nito ng mula 20 pesos to 180. Pero pag sinabing 180 sa ganda presyo mga kasama, ay ano po yun? Uncirculated ang condition, almost uncirculated, at brilliant uncirculated, dapat makintab na walang gas-gas. O, napakaganda. Pag ganito ang itsura, 20 pesos lang po yan na magnetic na 25 centimo. Ay sa mga nagtatanong kung magkano itong hawak ko na ganito na hindi magnetic, ay mura lang po ito. Kung bio, ay baka 5 piso lang bilhin sa inyo yan kasi normal coin, common coin, kaya mura lang po ito na year na to. Ang patok ngayon at pinagkakaguluhan sa group ay ang magnetic na 25 centimo. Meron pa ako ditong halimbawa ng bio condition. 2017 nga lang. Ganito po ang almost uncirculated, brilliant uncirculated, bio at circulated. Uncirculated. Ganyan po dapat kagintab. Porque meron na kayong 2017. Hindi po ito at 2003 pinag-uusapan natin. Porque meron na kayong 2003 year na 25 centimo. Pero presyo agin nyo na agad ng 180. Hindi po ganon. Kung ganito ang itsura, kagintab, na year 2003 na magnetic, yan po yung nagkakalaga ng 180 pesos. Huwag po sana kayong magkakamali kasi baka mamaya gusto nyo magbenta, pangit naman pala yung coin nyo, kaya hindi mabibili ng 180. Kung tatawad, 180 ang sagad, tawaran nyo na lang 100 or 150, pwede na yun. So, go hunting na po. Baka sabihin nyo naman, ako'y basta-basta lang nagsasabi ng presyo nito. Meron po tayong meron po tayong screenshot dito. Pakita ko sa inyo kung totoong 180 nga ba ang year 2003 na magnetic. Yun po ang hanapin nyo mga kasama. Pero sa iba, sa labas, yung mga kolektor na bumibili nito na year 2003 na magnetic na 500 pesos ang isa. Pero sa grupo, kayo pupunta sa mga numismatic group industry, kung kasali kayo doon, join lang po kayo. Ang umiikot pong presyo nito ay, ang sagad na presyo ay 180. So, kung may update na sa ngayon, habang ginagawa ko ito, ay malamang kung may update na mas mataas pa sa 180. Pero sa ngayon, 180 pa lang po mga kabayan. Ito po yung sinasabi ko sa inyong presyo na umiikot sa group. Na-screenshot ko siya.
Year 2003 na magnetic po ang hinahanap nila, 20 pesos to 180 ang isa. Pero kung may mga kolektor na lumalampas ang presyo dito, ay sariling presyo na po nila yun. Pero kung sa group buy and sell, dito lang po tayo sa tamang presyo at makatao. At sa mga bago po na di pa nakapag-subscribe, subscribe na po para ma-notify kayo sa tang na video pa na i-upload. Maraming salamat po sa panonood at sa tiwala. God bless you all. Bye-bye.